fried rice. So, naka-prepare na ako. Meron tayo ng ham, sibuyas, ito, carrot, zucchini, at saka yung string beans, and shrimp. So, ang ginawa ko dyan, binunch ko muna para hindi masyadong makuyo. And then, nagluto din ako. Ay, nagluto. Nagbatil ako. And then, nag-prepare na din ako ng itlog. At saka, syempre, yung rice na. Niluto ko lang kahapon. Nakakain na mga pops na fried rice. So, in short. And then, tapos, talagang ako sa mantikilya ang tawag dito. Parang sa atin naman yung ano, ang tawag dun, parang yung star margarine. Pero lalagyan ko siya ng konting olive oil para hindi masyadong masunog yung mantikilya. Mainit na yung pan para maluto. So, naka-high. Mas gusto kasi yung naka-high. Para high na high din ako. Ano daw? Corny. So, kumuha ko ng konti lang. Na, yan. Kita nyo guys. Kita nyo ba? Huwag ulit dito yung margarine. Dito sa kanila. Yung tequila. Diba, mainit-init na. Ang oras dito ngayon ay 2. Ang lunch time kasi dito mga nag-start ang lunch time ng 3 p.m. So sa ating merienda time ngayon dito kakain pa lang kami ng lunch namin. Pero ako siyempre kumain na ako. Nagpilabad na ako kanina kasi alam kong late na naman. Pero pag minsan, pag ano naman, nagugutom ako, kumakain pa rin naman ako. Pero lang, para nasanay na din ako na kumain sa time din nila. Siyempre, adapt-adapt lang din. Nag-iisa ko na ngayon yung sibuyas. Okay lang din yung white oil nyo. Mas masarap pag, ano lang, pag red oil nyo yung ginagamit. Mas mabaw para sa akin lang ah. So, nasa inyo naman ko yung version nyo ng pagluluto ng fried rice. Tinitikman ko na kasi sila before ng fried rice. Kasi nakita nila nagluto. Tapos, tinikman nila. Ayun, nagustuhan nila. Kaya ngayon, gusto nila ng Asian food. Baka pag may tirang kanis, ang sabi nila, oh, magluto ng fried rice. Gusto namin yung fried rice. Pero yung adobo, di pa, ayun nila yung version natin ng adobo. O yung version ko lang pala. Version ko ng adobo. Ano yun? Then, pagkatapos nito, may kisa natin yung bawang. Madali na lang kasi. Lalagay ko. Okay sana kapag naka-separate din yung kalan mo. Yung rice lang talaga para hindi magtubig. Pero yan, yun na, hindi naman maarte. Hindi naman sila maarte. Gigisa ko na lang yung ano mamaya, yung gulay. Konti lang. Kasi luto naman na yung gulay. Mas okay kapag na ano, half-cooked. Luluto ko lang mabuti yung sibuyas kasi ayaw nila nang lutong-luto yung ay na hindi masyadong luto yung sibuyas. Kasi nila yung ano yun? Yung nadugdog na. Nadugdog sa Ilocano ha. Hindi ko alam kasi sa overcooked yun. Overcooked na yung sibuyas. Pero huwag natin hayaan na masunog yung sibuyas kasi hindi rin masarap. Tapos lalagyan ko mamaya ng toyo. Yung toyo ko. Kasi matoyo ko. Kahit ikuman, hindi masyadong maalat to. Less salt. Yan. Mas gusto nilang less salt. Pero okay lang din. Para hindi, para healthy lang. So, gusto ko igisa yung, nasa sa inyo naman kung gusto nyo igisa yung gulay o hindi. Yung sa akin, hindi ko na igigisa. Mas pibilihan ko ng hindi igisa. Kasi gisang-gisa na. Isang gisa na siya sa akin. Overcooked na masyado. So, lalagay ko na yung rice. Kita niya naman, di ba, ang konti ng rice. Kasi pang isang taon lang talaga to. Pero kapag kumain sila, naku, pang pusa. Kaya madami na to para sa akin.
i-clear lang natin. Ang daming halo-halo. Ewan ko kung kakainin niya yung amo ko na lang. Kasi ayaw niyan ng sibuyas. Kaya dito, minsan nalagyan, minsan hindi. Hindi mo alam kung sinusutin niya. Yung girl, gusto niya may sibuyas. Yung lalaki, ayaw niya. So, ang gagawin ko, may sibuyas na lang. Tapos pag-alagyan niya, ano, bala siya. Bala siya. Diba? Bala siya. Yan. Tapos, lalagay ko na yung gulay. Ito na. Di ko na ginisa ha, pero nasa sa inyo naman kung gusto nyo igisa eh. Nasa inyo yan. Basta ito na boil na to. Blanch lang ginawa ko. Blanch lang. Para mukhang fresh na fresh. Pwede naman siya magmukhang fresh kapag ginisa niya eh. Kaya lang, mas madali lang kasi kapag boil na lang. Boil, boil, boil. Hmm? Uy, may pag-anong sila. Oh, ayan yun. Walang kalaban, pauli pa lang sila. Ayan. Ito natin ng plate sa umuang. Version M2! Mamaya ko nalalagay yung toyo. So, 5 minutes. Wait muna natin ng ganyan. Okay? And yes, okay na. Lagay na natin itong shrimp sa gitna. Para maluto konti. Yung shrimp, guys, pwede naman hindi. Pwede oo, kayo maglagay. Pang ano lang, pang parami lang ba? Na, ito, sa coke. At saka yung, hindi ko naman, hindi ko na din siya masyado yung luto yun kasi yung na-blanch na din. Sabi na. Ito hindi ko, ano, fresh na shrimp. Frozen. Frozen. Parang yung puso ko, frozen. Palimit lang natin. Mix-mix ng konti. Sensya na hindi naman ako ganun ka-expert magluto eh. And yung ham. Ito na yung ham. Yan, ham. Para pwede siyang maling sa atin kasi diba, nilalagyan na lang natin ng maling, ganun na kaya karne. Depende, para pang mas masarap ka. Maghugas ako ng kamay ha, baka sabihin hindi ako maghugas ng kamay. Tapos yung pinakahuli, syempre yung itlog. Gusto ko siyang i-fry sa ibang pan, pero dahil tamad version tayo. At syempre rin ako nagulit ako ng fried rice. So, gusto kong pinapartneran ng ano to, kimchi. Para mas masarap. Ay, kimchi. Kimchi, kimchi, kimchi. Yan. Yan, konting init-init lang din. 5 minutes. So, yan. Naglagay tayo ng steak sa gitna. Lagyan natin ng konting mantika. Ito, olive oil to. Kaya kahit na sumagay. Keri lang. Dahil doon natin yung potato, yung itlog. Para iba na rin ito. Yan. Ipapakot talaga dyan yung itlog eh. Gusto ang gusto ko talaga ng itlog. Kapag medyo ano na, dry na yung itlog, saka pa lang natin siya inimix sa rice para yung rice hindi siya basa-basa. Dry pa rin. Diba? Konti lang. Para diba kita nyo, diba guys, ang ganda ng kulay. Ang kulay ang buhay. So, nadudog-dudog na. Then, mix up na natin.
Kanya-kanya naman version ng pagluluto niyan. Style pa lang. Style version. Paano natin hinahanday pagkain. Mas maganda talaga kapag sa wok. Kita nyo guys, di ako naglagay ng salt o kung ano pa. Kasi mas gusto nila ng ano, tamang lasa lang. Then, lalagay na natin yung soy. Toyo. Kapag magkakulay lang. Okay na yun. Tansyahan lang. Tansya-tansyahan. Mix na natin. Basta maging equal yung kulay, pwede na. Balance. And that's it. Okay, sana pag may spring onion, fresh. Kaso ayaw nila ng fresh spring onion. O ano yung ganitong version ng fried rice. O, diba? Bibili pa ba sila? Hindi na. Oh, luto ko na lang sila. At least. Alam nila. Hindi pong bakal. Mas narinis. Mas makakatipid pa. Alright guys. So, ayan. Ang version ko ng fried rice. Okay, may shrimp, may ham. Yung iba naman. Pwedeng karne, spring onion, kimchi. Tapos, okay, yung sunny side up after. Sa top. Sarap din yun. May itlog na, may isa pang sunshine na, diba? Ang ilog na log mo talaga ang itlog. O kaya, partneran natin ng tuyo. So, yes, this is my fried rice. Okay. Adios!